What is up, traders? In this video, we're going to talk about introduction to FX. So if you have a knowledge or basic knowledge about Forex already, you can go ahead and skip this video. But if not, stick around and mag-start na tayo ng video. Okay, foreign exchange, also known as Forex or FX, is the global market that allows the exchange of one currency to another. Basically, if nakapagpapalit ka na ng pera before, dollar to peso or peso to dollar, then technically, nag-forex ka na before. Ngayon, yung traditional way is going to the money exchange, papalit ka ng pera, depende sa rate, or yung ibang ginagawa, pupunta sa banko, merong 200,000, tapos yun yung tina-term na lalabhan yung pera, yun yung forex before. Now, with the technology we have, we can now trade in the forex market gamit ang internet. So madalas, pag nag-check ako ng phone ko or ng laptop ko, tapos nakikita ng mga friends ko na merong graphs or parang earthquake, sinasabi nila sa akin na, oy bro, nag-stocks ka pala. Well, okay lang naman kasi alam ko na mas common pag-investment stocks agad. Okay lang. Pero kasi ito yung tsura niya. Yan. Okay? So, pwede ka mag-trade sa forex market gamit ng phone. Pero ang akala nga kasi ng mga tao na stocks yan. Hindi nila alam, when we check the industry volume, na let's say for example, merong New York, Tokyo, and London Exchange. New York is 22.4B, Tokyo is 18.9B, London is 7.2B. Ang ibig sabihin niya ng industry volume is umiikot dyan sa industriya nila per day is 22.4B, 18.9B, or 7.2B. Ngayon, ang Forex is a $5.4 trillion industry. So very high liquidity siya. Kaya sinasabi ng ibang tao, very risky. Kasi sobrang laki ng umiikot sa market. Ngayon, the goal is not to get the 5.4 trillion, but really, just to get the piece of the pie. Yun lang naman yung goal natin dito, is kuha lang tayo ng chips dun sa 5.4 trillion. Okay? Now let's talk about the players in the market. So, sino ba tong mga to? Okay, technically, itong mga to, yung mga nagtitrade ng sobrang laki, segregate ko sila sa dalawa. Okay? It's gonna be the big boys versus the small boys. Okay? As you can see, dito sa blue border na to, okay, meron tayong super banks, large commercial companies, government and central banks, insurance companies, and hedge funds. Okay, ito yung mga nagtitrade ng sobrang laki sa Forex. Tens and hundreds of billions of dollars. So, sila yung nagpapagalaw ng market. Na pag tumasa isang bagay, syempre, law of supply and demand lang yan. Pag maraming bumili nito, tataas yung presyo. Parang ganun. So, metaphorically speaking, para silang mga big boys or players in the baccarat table. Tayo, ang tawag sa atin, retail traders. Sa baccarat table, para tayong riders lang. Wala tayong say kung ano yung ipusta ng super bank, kung ano yung ipusta ng insurance companies. Wala tayong magagawa doon kasi sobrang laki ng tinitrade nila. And it's like a competition. By the way, this is not a sum-up game. Okay? So kung kumikita ka sa Forex, merong ibang taong natatalo. That's how it is. Yun siya. So, kung sabi nila sa akin na, oh bro, competition pala yan eh. Paano natin mapapatumbay yung super bank? Paano natin matatalo yung mga central bank? Ako bro, imposible yun. Okay? Kung meron kang trillions of dollars as well, then pwede ka makipag big boy. Pero let's be realistic. Ang tawag sa atin, retail traders. Kaya nga kukuha lang tayo ng chips dun sa 5.4 trillion. That's the goal. Huwag na nating labanan yung mga hindi natin kaya. Okay? If you can't beat them, join them, ika nga. Okay? Next, why trade Forex? So, ito yung mga traits na nagustuhan ko bakit ako naging Forex trader. Okay? First off, we have accessible and mobile. Again, as I've said earlier, na meron na tayong internet. Because of the technology we have, makakapag-trade na tayo sa Forex kahit saan pa tayo sa Pilipinas at kahit nasa ibang bansa ka pa. As long as you're connected to the internet. Kaya maganda, kahit nasa beach ka or kahit nasa vacation ka, yes, you can trade Forex. Next, we have recession-proof. Basically, ang ibig sabihin lang nito guys is, what are the odds na sumabog ang euro or US? Kasi di ba merong palitan yan, okay? In Forex, meron yung exchange. So, kailangan makipagpalit sa something, okay? So, euro, tsaka US, for me, number one, what are the odds na malugi agad or mag-recession ng sabay yung euro tsaka US? Okay, that's number one. Number two, pag na-outperform ni euro si US, pwede kang kumita ng pera. Pag na-outperform ni US si euro, pwede kang kumita ng pera. So regardless, sa chart, sa pair na yun, tumaas, bumaba, pwede kang kumita ng pera. That's why it's recession proof. Next, we have
high liquidity. Again, as I've said earlier, it's $5.4 trillion industry. Kaya sobrang bilis kumita ng pera, yet sobrang bilis din maubos yung pera mo. Kumbaga, for me, it's like a double-edged sword na ang laki ng potential na pwedeng kitain, yet ang laki din ng potential na pwede mong masilat na pera or mawalang pera. So, be careful. Next, ito pang maganda is demo account. Okay, demo account meaning this is a virtual money. I highly encourage my students to create a demo account first kasi habang nagpa-practice ka sa Forex, you get the real market feel, you get the real market price, the real market movement nang hindi ka nawawala ng pera habang nagpa-practice ka. So let's be humble enough to try demo account first. Wala namang mawawala. Once na medyo you get the hang of it na, then tsaka ka na mag-real account. Pwede mo lang fundan yung account mo. Okay? Next we have is the freedom to choose if it's part-time or full-time. Ngayon, if meron kang trabaho, hindi naman kita i-encourage agad na mag-resign, na mag-forex-forex ka na agad. No hype, no power, huwag tayo magbulahan. Okay? Siyempre, survivability mo yan, kailangan mo yan, pangbigay sa pamilya mo. Okay? So, ang point ko dito is gradually, if forex compensates yung pera na kailangan mo versus your salary, then pwede ka na mag-full-time forex. Pero as of now, let's be humble enough na dahan-dahan, gradually, pag mas malaki na yung kinikita mo sa Forex, then that's the right time you decide if you want to resign or not. Kasi sakto, yung strategy na ituturo namin is suitable for those who are working. So kahit na may trabaho ka, hindi mo kailangan nakatitig sa chart, hindi mo kailangan nakababad yung mukha mo sa monitor, hindi ganun yun. Once na nag-execute ka na ng trade, yung sa strategy na ituturo namin, kahit saan ka pa, hayaan mo na yung trade. Pag pindot mo ng trade, hayaan mo na yung phone mo, wag mo nang tignan. Ganun siya kaganda. So kahit may trabaho ka, dalawa yung mangyayari. Habang nasa work ka, makikita mo yung phone mo, kumikita ng pera. Parang ganun. So since nasabi ko nga sa inyo na merong dalawang branch, si FIBO, meron siyang FIBO FX, which is itong course na in-enrollan mo, and we have FIBO Wealth. So si FIBO Wealth, I highly encourage each and every student to undergo the consultation kasi importante yan guys. Kailangan mong malaman muna kung capable ka ba na mag-trade sa Forex, kung capable ka ba na mag-invest. Kasi baka mamaya, Forex-Forex ka and dahil palang utang. Forex-Forex ka, puro ka pala asset, puro liabilities. Nagets mo? So sobrang importante na malaman mo na kung magkano ba yung worth mo ngayon. Para alam mo yun, magkaroon tayo ng realistic growth, guys. Kasi puro na lang tayo bulahan, puro na lang tayo power na ito na yun, ito na yun. Why not? Let's take step by step. Yung realistic, yung may numbers, yung gano'ng katagal, methodical and strategic. Yun yung gusto namin mangyari sa FIBO. Hindi yung puro lang, parang networking. Alam mo yun, parang networking na ito na yun, power, power. Walang ganun. Pag-usapan natin yung totoong pera, pag-usapan natin yung totoong percentage. Para lahat ng mangyari dito is realistic. Nakukuha mo? Maraming taong nalilito na ano ba talaga si FIBO, parang kinukuha mo yung pera namin para mag-trade sa Forex, blah, blah. Gets ko naman, okay? Ito ipapakita ko sa inyo, guys, is gonna be the flow kung paano ba talaga umiikot lahat. Nang simpleng-simple lang, okay? Ang tawag sa ating kanina, retail traders. Okay? Magde-deposit tayo ng pera sa broker. Because we cannot trade in the Forex market if hindi ka licensed. That's why we need the broker para makapag-trade tayo sa Forex. Ang broker is gonna be FX Primus. Sila yung broker. Bibigyan ka nila ng trading account under your name. Ikaw yung nag-fund nun. Para makapag-trade ka na sa Forex market. Again, syempre, it will all depend on your performance if it's gonna be a profit or a loss. Okay? Let's say for example, nag-enroll ka sa FIBO, kumita ka ng pera. Okay? Naging profitable ka. Right there and then, pwede ka na mag-withdraw nung profit mo from the Forex market to the broker. Then the broker will send it via Skrill, debit or credit card, or bankware. Depende kung anong piliin mo dyan. Pero it will go straight to your bank. I highly recommend guys na gamitin mo yung Skrill. Kasi para less questions sa bank, diretso na siya. Kasi e-wallet yan eh, parang PayPal. So once na may dumating na pera from Skrill, hindi na magkukwestiyon si banko. Yun yung importante dun. Okay? So guys, again, FIBO is a mentor or an academy. We are a sole company, kabilang. Okay? We give out general advice and education to people. So hindi namin kinukuha yung pera mo. We have to be clear on that. Sana naman napakalino no na pag if ever, na maubos yung pera mo sa Forex, masilat ka, ma-blow off yung account,
kumbaga, blow off yung account. Hindi mo si Sheen, si Fibo na kinumuha namin yung pera mo. Gusto ko lang linawin yung guys kasi some of my students tell me na, ah, ginawa yung Forex para kunin yung pera ko. Baka mamaya kinuha ng Fibo. Okay? So, sana lang malinaw tayo dun, guys. So, ngayon, ang tinitrade lang kasi sa Forex is money. Okay? Ngayon, papaintindi ko muna sa'yo, okay, you have to think about it this way. Kung paano yung pinagkaiba ng Forex tsaka stocks muna. So, pag stocks, bumibili ka ng share ng isang kumpanya kasi naniniwala ka na yung share na yon tataas in the future. For example, Apple, Samsung, Google, Tesla, BPI, BDO, kasi naniniwala ka in the future na tataas yung presyo niya, tataas yung valuation ng isang company. That's why you buy a stock. Ngayon sa Forex, you buy a certain pair or you buy a certain currency kasi naniniwala ka na yung economy na yon tataas versus sa isa. Okay? So, stocks, pinag-uusapan company. Ang Forex, pinag-uusapan economy. GBP versus JPY, Great Britain and Japan. Euro versus USD. XAUS gold, gold and palitan ng USD. Okay? So, yun yung malaking pinagkaiba, guys, ng stocks and Forex. Sana medyo malino na tayo doon at simpleng-simple, straightforward siya. Ngayon, Forex come in pairs. Meron tayong major pair, cross pair, an exotic pair. Basically guys, ako wala namang bearing to talaga pero explain ko na lang nang mabilis. Pag major pair kasi yan yung highest volatility, kumbaga highest volume traded, sorry. Highest volume traded, meaning yan yung pinaka basic at common na lahat na madalas lahat ng tao yan yung tinitrade. Euro USD, GBP USD, yan yung basic. Mapapansin mo lahat yan USD. Yung cross pairs yung GJ, GBP CAD, NZD CAD. Exotic yan, hindi ko masyado tinitrade yan, hindi ko kasi alam yan. Pero basically guys, regardless naman kasi, yan yung mga channel na pwede mong pag-tradean. Hindi mo siya pwedeng pagpalitan. Kunwari, Euro, USD, gagawin mong USD, Euro. Hindi. It is what it is. Yan na yun. So yan yung mga channels, yung mga pair na pwede mong i-trade sa Forex market. Pili ka na lang. Sobrang dami yan. Yung cross pairs, marami yan. Pili ka na lang. So the rules of the game, ito importante to guys, para mawala na yung confusion na iniisip mo dati na, bro, ano ba talaga yung binibili ko? Bro, ano ba talaga yung binibenta ko? Sisimplihan natin siya, straightforward. Paano? Meron lang tayong buy saka sell. Pag pinindot mo yung buy at pag pinindot mo yung sell, mag-execute ka ng trade. You have the entry point. Depende kung anong rate yung nakuha mo. Now, paano makikita ng pera? Through spread betting. So what is spread betting? You earn through price direction. Kung saan pupunta si market, doon kakikita ng pera. Paano? Pag nag-buy ako, it needs to go up. Kailangan niya lagpasan yung entry point ko. Pag nag-sell ako, it needs to go down. Kailangan din niya lagpasan yung entry point ko. Yung kumbaga, kung narinig mo na before yung buy low at sell high. Explain ko mabilis. Bakit ka nagba-buy low? Pag yung stock, mura pa. Mura pa lang yung Jollibee before. So, gantong rate pa lang siya kababa, eh, alam mo, in the future, natataas siya. So, bibili mo siya ng bababa, buy low ka. Pag sell high naman, let's say for example, meron akong iPhone 11. Bukas, meron ng iPhone 12. So, alam ko, bababa yung presyo niya. So, bibenta ko na ngayon. Technically, ganun yung point. Pero, pasimplihin natin yung buhay natin, guys. Huwag mo nang isipin kung ano pa yung binibili, kung ano pa yung binibenta. Eh, fuck that shit, bro. Huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo, where the market will go. Buy, needs to go up. Sell, it needs to go down. Very, very simple. So ngayon, since alam mo na yung rules of the game, paano tayo kikita ng pera? Let's put some computation. So meron tayong pips, lots, and profits. Pips, unit of measurement to express change in value between two currencies. Basically guys, explain ko in a very simple way. Ito yung galaw ni market. For example, GBP-JPY, 145.500 yung rate niya. Siyempre, volatile si market. Anytime gumagalaw yan. Okay? 145.503. Nag-move siya from 500 to 503. So, 3 pips yung nangyari. 3. Okay? Pips yung tawag doon. Next, we have 500 to 490. Nag-decrease si market ng 10 pips. So, regardless guys, regardless kung tumaas or bumaba, pips pa din ang tawag doon. May numbers yun. Okay? 500 to 497, nag-decrease ng 3 pips. 3 pips pa din ang tawag. 500 to 510, so nag-move siya ng 10 pips. So regardless, okay, pips ang tawag doon. Next, we have lots. This is volume bought or sold. Technically guys, ito lang siya. Ano yung willing kang ipusta? Ano yung willing kang kitain? Ano yung willing kang
i-lose. Every lot, meron niyang designated value per pip. So, pag nag one lot ka, before ka kasi mag-trade, kailangan mo nang i-input yung lot size mo. Kung magkano ba ibebet mo. So, one lot is equal to $1 per pip. Two lots is $2 per pip. Five lots, $5 per pip. And so on. Depende na yan sa'yo kung magkano yung gusto mo nga. Okay? Pero meron din naman tayo mga 0.10, 0.30. If you have a small account, pwede rin naman. Wala namang problema. It will all depend on your strategy. It will all depend on your risk management, on your psychology. So guys, again, delikado tong lot size. Ha? Maraming tao ang nawala ng pera dahil dito kasi lumalabas din yung greed. Gusto malaki kitain. So malaki pupusta niya. Eh mali yung trade. So masisirat ka. Explain ko mamaya paano. Meron tayong euro versus USD. Pag sinabi kong buy, long din yun. Pwedeng long. Okay? We have a long trade. Since our technical analysis, base sa technical analysis natin, sinabi natin na si Euro, USD, tataas. The market moves from left to right. Okay? So, bumaba, umangat, bumaba, umangat. Okay, ganun yung flow niya. Pag green, umangat. Pag red, bumaba. Ayan, yun yung flow. Okay? So, base sa atin, aangat. So, naghahanap tayo ng long entry. We're looking for a buy. Okay? So, dito tayo nag-buy sa rate na to. Okay? Nag-buy tayo dyan. Ito yung entry point, di ba? Pag pumindot ka, may entry point. So, pag entry point mo, tama ka, umangat si market. Nag-move siya ng 70 pips. So, paano yung computation? We have 3 lots. It's equivalent to $3 per pip. Nag-move si market ng 70 pips. Natama yung direction mo. Buy needs to go up. So, 3 times 70, you have $240 profit. Okay, next, we have GBP-JPY as a pair. Sell, yun naman tawag doon, short. So, we're looking for a short trade or a sell position. So, based on our analysis, again, bababa si GJ. Okay? From left to right, ang movement ni market. So, dito tayo nag-execute, dito tayo banda. Okay? Yan. Nag-sell tayo ng 5.0. Since short to, the market needs to go down. Nag-move siya ng 100 pips na tama yung pindot mo, na tama yung direction mo. So, $5 per pip times 100 pips, you earn $500. Diba? Simple lang. Spread betting, you need to know where the market will go at the right time. Yun siya. So, the common question we have is, what if price went the opposite direction? So, guys, kanina pinag-uusapan natin is about profit. Profit, ngayon pag-uusapan naman natin is about the loss. Same example, we have Euro-USD. Same chart, okay? Base sa technical analysis mo, sabi doon na bababa daw. Okay, sa basa mo. So, nag-sell ka. Pero unfortunately, the market went the opposite way. Tumaas siya ng 70 pips. So, $3 per pip. 3 times 70, you lose $240. Sakit, di ba? Next, we have the same example. GJ, sabi dito is aangat. Sabi dun sa technical analysis mo. So, nag-buy ka. Okay? Pero bumaba si market against your bet. Nag-move siya ng 100 pips. So, $5 times 100 pips, it's gonna be a $500 loss. So, guys, sabi ko kanina, very crucial ang lot size. Kasi baka mamaya, hindi mo kayanin yung sakit na pag the market will do its own way. Walang pakialam si market sa'yo. Walang pa, kasi diba, yung pinag-usapan natin kanina, the big boys doesn't give a fuck about you. The big boys will play. You just have to ride the waves. Kung dito pupunta si market, sunod ka lang. Kasi wala kang magagawa. Again, this is a $5.4 trillion US dollar industry. Respetuhin mo si market. Pag dito niya gusto pumunta, sunod ka lang. Huwag mo siyang lalabanan. Kasi bakit? Kalaban mo yung 5.4 trillion. Kung wala kang 5.4 trillion, din wala kang pwedeng sabihin kay Forex. Nakukuha mo? Guys, ganun lang siya kasimple. Okay, yun yung rules of the game. Yun yung players in the market. You just have to know when to buy and when to sell. Ganun lang siya kasimple. So, the crucial parts is, most of the people, pag sinasabi sa akin, oh bro, simple lang pala yung Forex, blah, blah, blah. Di kita babalahin na meron tayong mga problemang may encounter. Which are, the market is volatile, meaning, the market can go up ng sobrang bilis. The market can go down ng sobrang bilis. Depende na yan. Kunwari, meron kang position. Tapos nag-move ng sobrang lakas, sobrang laki. Kasi laki ng industry eh. Ubos agad yung pera mo.
volatile. Next, we have emotional trading. Na-explain ko sa'yo kung paano nang mabilis lang. Okay? Pag emotional ka sa Forex, pag natatalo ka ng pera, ayaw mong i-out. Ayaw mong tanggapin. Nahihirapan ka. Oh, bad trip ka, na-devastate ka. Forex is not for me. Wala to, bullshit, scam to, blah, 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 blah. So, ikaw, ubusin mo nang ubusin yung pera mo kasi nga, tantrums ka eh. Next part, kumikita ka ng pera sa Forex. So, ngayon, magiging greedy ka. Kasi meron tayong tinatawag na floating. Once na nandun ka pa sa loob ng trade, na hindi mo pa siya inirealize, hindi pa siya realized profit, hindi mo pa siya kinoclose trade, there's a big possibility na pwede pa siyang umangat at bumaba. Minsan, okay, I have the student na kumikita na siya ng $1,000. Kumikita na siya ng $1,000. Sabi ko sa kanya, bro, TP na. TP means take profit. Kasi in the take profit zone, $1,000 is $1,000. But then greed went to his head. So ngayon, hindi niya tinake profit. As time goes by, bumaba si market, talo pa siya. May gets ba yung psych war? It's all a psych war. Forex is a psych war. So delikado siya. Kung emotional kang tao, mahihirapan ka mag-forex. Next, we have overtrading and overleveraging. As I've said earlier, lot size ang pinag-uusapan dito. Oo, madaling mag 10.0, 20.0. Kasi it's like $20 per pip, right? So, ang laki ng pwede mong kitain. But the thing is, ang tinuturo dito sa academy is, we have to be risk-averse. Kailangan alam mo yung kapasidad ng kaya mong sikmurahin ng sakit. Kasi pag bumaliktad si market against your position, ubos talaga ang pera mo. Na-gets mo ba yung risk niya? Kaya sinasabi ng mga tao, Forex is risky, Forex is a scam, blah, 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 blah. For me, you just have to play the game properly. Yun kasi yung crucial dun eh. Kasi it will tap to your emotions. Yung fear, yung greed, lahat ng demonyo mo, pare, lalabas. Aminin ko sa'yo, bro, maraming demonyo lumabas sa akin before. I was a greedy motherfucker. So, gusto ko kumita ng pera. Si Forex ang nagturo sa akin na pag hindi dun, hindi dun. Pag oo, oo. Pag hindi, hindi. So, itong mga problemang to, if merong problema, syempre merong solution, right? So, the solutions we have is technical analysis, psychology, and money management. Paano? Si market, volatile, tama? Hindi natin alam kung kailan tayo pipindot ng buy, hindi natin alam kung kailan tayo pipindot ng sell. So, kailangan nating aralin yung technical analysis because technical analysis will show us kung saan pupunta si market. We will know when to enter and when to exit the market. Dinadissect natin, binabasa natin, ina-analyze natin yung behavior ni market. Yun yung technical analysis. Next is psychology. Kung emotional trader ka, kailangan mong i-take yung course ng psychology. Meron dito sa part ng course na solely focused on psychology. Kasi pare, sobrang grabe ang psychology. Again, this is psych war nga eh. Kung emotional trader ka, mauubos at mauubos ang pera mo. Yun talaga siya, bro. Yun talaga siya. Next, we have money management. It goes hand in hand with psychology for me. Kasi kung hindi ka disiplinado dito, hindi mo ma-manage yung pera mo ng tama. Kung wala kang disiplina dito, hindi mo susundin yung strategy mo for money management. Let's say, for example, per trade, ang pinag-uusapan natin is like, I'm just gonna risk $250 or $200 sa trade na to. E nag-overtrade ka, nag-overleverage ka. Kasi nga, tatama yung psychology mo na greedy ka. So, papataasin mo ngayon yung gusto mong kitain. Hindi mo na tinignan na what if, bro, what if bumaliktad? To yung 250 mo, mas tumaas pa. Na-gets mo? Kasi sinabi ko nung una, this is a numbers game. Number one, this is a psych war. Number two, this is a numbers game. Kailangan mo yung intindihin. So next, we have the percentage para maging profitable ka. So 25% is technical analysis. Tuturuan namin kayo kung paano magbasa, mag-analyze ng chart. 25% lang yun. 75% is very important, which is money management and psychology. Some of my students, hindi masyado magaling mag-technicals, pero grabe yung disiplina sa sarili na pag sinabing ganito, ganito lang. Yun, profitable pa. Pero yung iba naman, sobrang galing mag-technical analysis. Grabe magbasa ng market. Pero, when it comes to their emotions and their greed and their fear, it fucks them up. Gets mo? Kaya siya 75%. So, if tong dalawang to, na master mo, you become the master of technical analysis. You know when to enter and exit the market. Yung psychology mo, disiplinado ka. Hindi ka greedy, hindi ka rin fearful, neutral ka lang. Plus, you have that money management na, let's say for example, you have a $500. Tapos, hindi ka nag-a-assume na gusto mong maging $5,000 agad. Hindi siya magiging $10,000 agad. Meron kang sistema, meron kang strategy, meron kang method na sinusunod. With that being said, pag yun na master mo, magiging profitable ka talaga in no time. Pag sinasabi ng iba, gano'n ba katagal para mag-forex? Ako, bro, lahat to, nakadepende lang
sa learning curve mo. Yung ituturo ko sa'yo, it's there, madali lang yan. But the thing is, magiging profitable ka lang kung okay to, kung willing ka talagang baguhin yung psychology, yung discipline mo. So that's it for this video, guys. I hope you learned a lot. Kita-kits tayo sa next video. I'll see you guys soon.